makulay. Masigla. At puno ng mga gintong oportunidad. Ganito ay sinilarawan ng mga eksperto sa iba't ibang panig ng mundo ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit tulad ng ibang mga bansa sa Asia at buong mundo, dumaraan din sa mabibigat na pagsubok ang sektor na ito. Sa nakalipas sa 5 taon, paano nga kaya binago na matapang na pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ating ekonomiya? Growing economy is meaningful only if the consequential benefits do not get stuck among the rich who are few but trickle down to the impoverished who are many. To me, that is the purpose and very essence of economic growth and development. The distribution of wealth is what we aim for and not the equalization of poverty. Pagbabago at pag-angat sa kahirapan ng marami mga Pilipino ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte, umpisa pa lamang ng kanyang termino. At ang susi sa mga ito ay ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng maaksyon at epektibong pamumuno ng pamahalaan. Taong 2017 na isama sa listahan ng 10 Asia's Fastest Growing Economies ang Pilipinas. Noong 2018 naman, naitala ang ating bansa bilang panglima sa Most Competitive Economies ayon sa World Economic Forum. Patunay lamang sa mahusay na direksyon at mga pulisiya ukol sa ekonomiya ng bansa. Bago po nagkaroon ng pandemya, yung ating ekonomiya ay matatag at malakas. Bago po nagkaroon ng COVID, malapit na po tayo maging upper middle income country. Ang ibig sabihin po yan, yung pagiging upper middle class na bansa tayo tulad ng bansang China, yung bansang Malaysia and Thailand. Isa sa mga dahilan ng mga pagkilalang ito ay ang patuloy na pagtaas ng ating ekonomiya hanggang taong 2019. Ang ating gross domestic product ay nakapagtala ng 6% paglago, isa sa pinakamataas sa riyon, kaya naman napanatili nito ang ating matibay na economic standing sa Asia. Nagbukas din ng maraming oportunidad sa investment sa ating bansa. Noong 2019, tumaas ng 26.2% ang share ng investment sa ekonomiya ng bansa kumpara sa 21.3% noong 2015 bago ang termino ni Pangulong Duterte. Isa sa mga maituturong dahilan dito ay ang pagpapataas ng ating credit ratings ayon sa S&P Global. We receive a BBB plus credit rating despite ASEAN credit rating downgrades and negative outlook revisions worldwide. Our fiscal position is strong, our economic fiscal management prudent, and our banking system robust. We are in a better position to weather the crisis caused by COVID-19 global pandemic. Ang ating credit rating mula sa BBB stable ay naging BBB plus stable. Ito ang pinakamataas na credit rating na nakamit ng Pilipinas sa ating kasaysayan. Ang ibig sabihin ng
magandang credit rating ay hindi po tayo risky. Ibig sabihin, we are seen by the creditors or those who lend to us na may kakayahan magbayad. Kung tayo ay risky, ay mababa ang credit rating natin. Pero dahil mayroon po tayong magandang reforma, mayroon po tayong tax reform, we exercise fiscal prudence o yung hindi nagsasayang ng ating mga pera sa budget, maganda po ang ating credit rating. Ibig sabihin, mas mababa yung interest rate na binabayad natin. Lahat tayo ay may papel at pakinabang sa pagpapataas ng ating credit rating, ngunit hindi may tatangging malaking bahagi nito ang klase ng liderato na meron tayo. Can show the entire world that the country is being run very well, so tataas ang ating credit rating. Vice versa, kung medyo hindi maganda ang tingin ng international community sa pagpapatakbo ng presidente sa bansa, bababa ang credit rating natin. So very, very important ang role ng presidente dito. Layunin ni Pangulong Duterte ang masaganang pamumuhay ng bawat Pilipino. Para simula ng mga pagbabagong kailangan para mangyari ito, nilagdaa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 5 noong Oktubre taong 2016. Ang kautusang ito ay naglalayong i-adapt ang long-term vision ng administrasyon para sa bansa. Ang ambisyon natin, 2040. Ang nakalagay po dito yung vision or ambisyon ng bawat Pilipino na yung kanilang kabuhayan ay gumanda, na wala pong nagugutom, wala po tayong extreme poverty, at yung average Filipino ay nasa middle class status na komportable yung buhay. At itong ambisyon natin 2040, ang tumutulong po dito ay yung ating Philippine Development Plan. At itong ating 10-point socio-economic agenda ay nasa loob ng ating Philippine Development Plan. Nagsilbing gabay sa pagbuo ng Ambisyon 2040 ang 10-point socio-economic agenda ng Administrasyong Duterte. Dito nakapaloob ang direksyon upang makamit ang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa mga mamamayang Pilipino. Kabilang sa agenda ni Pangulong Rodrigo Duterte ang progressive tax reform, infrastructure, rural development sa pamamagitan ng agrikultura at turismo. Ang patuloy na suporta para maiangat ang competitiveness ng business sector at lalong pagpapabuti sa business environment ng bansa. Malaking portion noon is to improve the economic well-being of the people, no? Lalo na yung mga poor income classes. No, siyempre, ang inaasahan talaga ng mga ganong level sa society natin, yung mga medyo may hirap, umaasa sila na presidente magbibigay sa kanila ng mga pagkakataon para naman mag-improve yung kanilang economic existence, ika nga. No? This is really what is expected of a pro-people government. I applaud Congress for the timely passage of the train law. You have made funds available to build better roads, bridges, and improve health and education, and strengthen our safety and security. Nais ng Administrasyong Duterte ang magkaroon ng progresibo at may pagkapantay-pantay na sistema ng pagbubuwis. Dahil dito, binuo ang Comprehensive Tax Reform Program na may 8 packages. Una nang naipatupad ng Pangulo ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, o mas kilala bilang TRAIN. Nag-umpisa ang implementasyon nito noong taong 2018. Ang unang package ay ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion, ang tinatabi namin TRAIN Act. Ibinaba nito ang personal income tax at pinasimple ang real estate at donor's tax. Pinalawak ang value-added tax para mas less ang exemptions, at inayos ang mga buwis, produktong petrolyo at na excise tax ng matatamis na inumin. Ayon sa report ng Department of Finance, ang total tax revenues ng bansa noong 2019 ay umabot sa 16.1% ng ating GDP. Itong pinakamataas na naitalang tax revenue sa loob ng may git 2 dekada.
At sa pangalawang taon ng implementasyon ng train law, nakalikom ito na higit sa 130.7 billion pesos, mas mataas ng 91% sa nalikom noong taong 2018 na nasa 68.4 billion pesos. Ito yung mga benepisyo na nagaling sa train doon, yung binaba natin yung income tax for 99% of Filipinos. Halimbawa, yung mga sumusweldo ng 22,000 pababa ay hindi na nagbabayad ng income tax. Nakadagdag din sa lalong pagpapabuti ng ating tax system ay ang pagsasabatas ng ikalawang parte ng Comprehensive Tax Reform Program o ang Package 1B, ang Tax Amnesty Act at ang Tobacco Excise Tax Reform Law ng taong 2019. Ang sin taxes ay kasama rin dito na nagbibigay ng pondo para sa Universal Health Care Program. Noong 2020, 32.1 billion ang nakalap ng na incremental revenues mula dito. Layunin din ng CREATE Act na ibaba ang corporate income tax rate mula 30% hanggang 25% and further down to 20% in 5 years. Nais itong itama ang sistema ng pagbibigay ng tax discounts at exemptions para ito ay maging performance-based, time-bound, targeted, and transparent. At dahil sa mataas na revenues, mas maraming pondo ang maaring ilaan sa mga mahalagang proyekto tulad ng infrastruktura, mga sektor ng kalusugan, edukasyon, at mga programa para makatulong sa pag-angat ng buhay ng mga Pilipino mula sa kahirapan. Tulad ng maraming mga bansa sa buong mundo, kasulukuyan ding nararanasan ng Pilipinas ang hatid ng krisis ng COVID-19, hindi lamang sa kalusugan, kundi pati na rin sa ating ekonomiya. Dahil sa sakit na ito, bumaba ng 9.5% ang ating GDP, ngunit hindi naman maiiwasan ang sakripisyong ito dahil mas kailangang unahin ang buhay at kaligtasan ng mamamayang Pilipino. Noong 2019, bago ang COVID, inaasahan natin na magiging upper middle income country sana ang ating bansa. Ngunit nang dumating ang COVID, napilitan tayong ilagay ang bansa sa community quarantine. Dahil mabagal ang takbo ng ating ekonomiya, mababa rin ang collection ng buwis. Kaya napilitan tayong umiram upang mapunduhan ng mga kailangan gaya ng mga ayuda at iba pang tulong sa mga maliliit na negosyo. Sa kabila ng pagsubok nito, sa ika-apat na taon ni Pangulong Duterte, 7 mula sa 10 socio-economic agenda ang naisakatuparan ng Duterte administration ayon sa ulat ng NEDA. Pumasok tayo sa 2020 facing COVID-19 with a strong economy, may sapat na pondo dahil sa tax reform, mas mababa ang presyo ng bilihin tulad ng bigas, at meron po tayong pondo sa universal healthcare. Ito po ay tumutulong para mas maging manageable yung ating pagdaan sa krisis na ito. Komplikado at masalimuot ang ating magiging daan para sa patuloy na pagbango ng ating bansa mula sa krisis na ito. Ngunit, dumaraan man tayo sa apoy ng pagsubok sa kasulukuyan, inaasahan nating malalampasan natin ito na meron ng mas malakas na ekonomiya at mas matatag na pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ang natanggap kong bakuna ay Sinovac. Tinamaan tayo ng COVID ng 2 beses at ang pagitan ay 4 months lang. Okay sa akin kahit na anong brand. Once na merong chance, grab agad yung opportunity na mabakunahan. Bakuna talaga yung pinaka-solusyon natin ngayon kasi wala pa talaga tayong gamot. Kumbaga itong vaccine na to, ito yung pag-asa, no, para kahit papano bumalik tayo sa normal. Isang natatani at espesyal na picnic ang inihanda para sa ating pinakamamahal na tagapangulo, Arsenio Nick Lizaso, ang picnic. Makakasama rin natin sa The Film Academy of the Philippines Director General Vivian Velez,
at Film Development Council of the Philippines Chairperson Liza Dino Seguera. Padayon, PSCA Hour. Sulong na! In a rapidly evolving environment full of technological advancements, we should not forget to nurture the agricultural sector. It is, after all, considered as the backbone of economy. It forms the basis for food and nutrition security and provides raw materials for industrialization. Nananatiling backbone ng ating ekonomiya ang agrikultura. Sa kabila ng iba't ibang mga industriyang umuusbong sa ating bansa at innovation sa teknolohiya. Ayon kay Secretary William Dar, magmula ng maupo si Pangulong Duterte, malaki ang itinaas ng gross domestic product ng sektor ng agrikultura. Noong 2019 ay 9.8% ang contribution. Last year is up to 10.4%. Now, kung idadagdag mo pa yung galing sa agribusiness, yung related sectors sa agribusiness, ay 20% yan ay mataas na contribution. So agri and food will really continue to be major pillars of the economy. Dito sa Kabagan, Isabela, nakilala namin si Richelle Gingab, 25 taon nang magsasaka ng palay at mais. Bali, nung nagkaroon kami ng nakaipon kami ng pera, pagkatapos nagsanla kami ng mga lupa hanggat sa dumami, nadagdagan din yung lupa namin. Isa, dalawa, tatlo, ganun. Nung una, sa corn lang siya, and then napunta na ako sa palay kasi nagkaroon na rin kami ng pera na nakakuha kami ng lupa ng palayan. Tulad ng milyong mga magsasaka sa bansa, marami mga pagsubok ang naranasan ni Richelle sa pagsasaka. Isa nga sa pinakamahirap na pinagdaraanan niya at ng iba pang mga magsasaka ay ang mga kalamidad na dumarating sa bansa. Alam mo, napakahirap. Sa part ng magsasaka, ang pinakamahirap na parte is yung ang kalaban mo dito is kalamidad. Walang kapalit yung pagod namin. Pero we can do anything but to accept the fact na talagang ganun ang buhay namin. Pero still, nagkakaroon pa rin na kami ng courage na to get in through with it. Kailangan pa rin namin mag-push through na magpalay, magmais, kahit anong mangyari. Isa nga sa mga mahalagang aspeto ng pagsasaka sa ating bansa ay ang sistema ng irigasyon o patubig sa mga sakahan. Kwento ni Richelle, 500 piso kada hektarya din ang bayad ng mga magsasaka para sa patubig buwan-buwan. Malaking bagay rin ito, lalo na para sa mga maliliit na magsasaka. Hindi naman lahat may malakihan na sakahan, maraming sa mga sakahan, mostly kasi mga small farmers lang. Ang small farmers kasi hirap din sila, lalo na kung half hectare lang or 1 hectare, then hirap din sila magbayad para doon sa 500. For them, the 500 pesos is already a big amount for them to pay for the irrigation. Bilang pagtugon sa pangangailangan ito, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Free Irrigation Service Law na naglalayong pagaanin ang pasanin ng irigasyon sa mga maliliit na magsasaka. Sa batas na ito, exempted na sa pagbabayad ng irrigation service ang mga nagsasaka ng hindi tataas sa 8 hektaryang lupa. Nung time na nanitong ng ating presidente na si President Duterte na inabolish niya yung yung irrigation fee, so nagiging free na siya. Then, napakalaking tulong just in case na failure kami dahil hindi, yun na nga sabi ko, hindi mo in-expect, may mga time na failure din kami due to natural calamities. So,
problema mo pa eh kung magbabayad ka ng irrigation fee. Kasi by all means, you have to pay for that because that's one of our debt with the ano, the NIA. So we have to pay for that. Ngayon, nung pumasok na yung ano, yung free irrigation law, then nagkaroon na kami ng ano, ng kapanatagan ng loob na kahit na anything goes on, then we are free for the irrigation obligation. We are also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo, and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. Ang rice tarification law ang isa sa mga prioridad na economic agenda ng administrasyon sa sektor ng agrikultura. Ito ang tugon ng administrasyon sa mahal na presyo at mababang produksyon ng diga sa ating bansa. Kaya naman, matapos ito i-certify bilang urgent bill ni Pangulong Duterte noong 2018, tuluyang naisabatas ito noong taong 2019. Ito yung pagpasa po natin ng rice tarification. Yung binaba natin yung presyo ng bigas dahil pwede na po tayo mag-import ng mas mura. Pero yung mga kinokolekta nating tarifa, binibigay po natin sa mga magsasaka para tulungan at ma-improve yung productivity nila. At nakita po natin, last year and this year, yung productivity ng ating rice farmers umangat. Yung production rate ng bigas ay umabot na ng 15%. Isa sa pinakamataas sa ating kasaysayan. Sa ilalim naman ng batas na ito, na ipapatupad din ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Program para tulungan ang mga magsasaka sa ating bansa na makasabay sa mga pagbabagong dadalhin ng Rice Tarification Law. Ang malaking pondo mula rito ay napupunta sa mekanisasyon, layo ng programa na masiguro ang food security ng bansa at tulungan ang mga magsasaka na mas maging competitive sa pamamagitan na mga trainings na ipagkakaloob sa kanila. We shall ensure the full implementation of the Rice Tarification Law, including the Rice Competitiveness Enhancement Fund. This will safeguard the livelihood of small farmers through provisions of modern farm equipment and machineries, seeds and credit, and extension services. Ang pinakamalaki na pundo dito ay sa mekanisasyon, 5 billion a year. Ang pangalawa yung sa seeds, provision of certified inbred seeds, that's 30%, so 3 billion. At ang loan extension with minimal requirements and including credit facility ay 10%. So mayroon 1 billion yan. At yung extension and training, including scholarships and training grants ay may 1 billion. So 10 billion a year, pangatlong taon na tayo at ang ganda na po yung pag-angat na ng rice industry natin. And to include yung other components ng Philippine Rice Integrated Program. Sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, nabigyan ng mga magsasaka ng mga makinarya, seed subsidies, at trainings. Ayon kay Richelle, na isa rin sa mga nakapag-training sa ilalim ng RCEF program, nakatutulong ang modernization na dala ng RCEF fund para sa mas produktibong ani. Kasi ang RCEF, maraming tulong eh. Una, yung pagbibigay pa lang nila ng mga machineries na yan, wherein nung time na hindi wala pa yung RCEF, wala kami mga machineries. Then nung dumating na yung RCEF, nagkaroon kami ng mga machineries, then of course it napababa yung nagkaroon ng less production cost dahil nga sa technology na siya, nagyan yung retrovator na yung gagamitin mo, and then the harvester, kaya yun, hindi mo na kailangan ng manpower, kumbaga hindi mo na kailangan maglabor ng maraming tao as compared kasi machine na yung gagamitin mo. So nakakabawas dun, less production cost, more income mo.
Sa kabila ng magandang layunin ng batas na ito, marami rin ang naging critical dito dahil sa pagsadsad ng presyo ng ating palay. Sa bayan ng Isabela, sa tulong din ng RCEF, naipatayo ang kooperatibang Nagkakaisang Magsasaka ng Isabela o NMI. Dahil sa inisyatibong ito ng Provincial Local Government na tulungan ang mga magsasaka sa Isabela sa panahon ng krisis na iyon. Nung sumadsad yung presyo ng ano na yan, ng palay na yan, diyan kami sumandal sa NMI na yan. Ang NMI nagbibigay ang aming gobernador na plus 5 pesos per kilo ng palay. Halimbawa sa 14 pesos, magdadagdag siya ng 5 pesos, magiging 19 pesos. So, nung sumadsad ang presyo ng palay, hindi kami nagiging problemado kung saan namin maibebenta yung palay namin. Bukod pa rito, sinisiguro rin ng pamahalaan na ang pagsubok nito para sa mga magsasaka ay pansamantala lamang. Matapos ang ilang taon ng implementasyon ng Rice Tariffication Law, umani na ito ng mga positibong resulta ayon sa datos ng Department of Agriculture. Sa kabila ng pandemyang nararanasan natin ngayon, umakyat sa 19.4 million metric tons ang rice production na equivalent po yan sa 90% ng rice sufficiency sa ating bansa ayon sa kagawaran. Ang impact po ngayon ay tumataas po ang ani, yung metric tons per unit area ay tumataas kasi maganda na po yung mga technology na ginagamit nila, farm mechanization, certified seeds, mayroon rin mga kaalaman, technology, and the like. At this year, with RCEP also, it will again contribute to a bigger rice production target of 20.4 million metric tons. At mayroon na nga indikasyon na yung palay production last quarter is now increased by 7%. So yun po, ang pakay ng RCEP, tataas ang ani at tataas din ang kita ang mga farmers para mas maging competitive din sila. Sa tulong ng Rice Tariffication Law at Rice Competitiveness Enhancement Fund, natutulungan ang mga magsasaka na mas mapataas sa kanilang ani, mas malaking kita at mas mataas na supply ng pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Ngayon at pumasok na yung mga bagong sistema sa kabagong teknolohiya sa pagpapalay, siguro all we need to do is to adapt the programs and then put into practice. Kailangan yun eh. Para nang sa ganun, lahat naman eh, nang itinuturo sa amin is para sa aming... Isa rin sa mga pangunahing sinusulong ng Department of Agriculture ang agribusiness kung saan magkakaroon ng mas malaking oportunidad ang mga nagnanais na magkaroon ng sariling negosyo. Upang makahikayat na mas maraming mga mamamayan na nais maging negosyante, ang kagawaran ay naglunsad ng iba't ibang programa at loan facilities na may 0% interest. Malaking tulong talaga ang pagnenegosyo sa agrikultura. As of March 31, 2021, ito yung Sure COVID-19 for small farmers and fishers, nasa 1.3 billion pesos, micro small enterprises 867 million for agri negosyo nasa 200 million pesos at ang kaya yung para sa young agripreneurs that 60 million yeah. So, sumatotal po ang naibigay na para sa mga agribusiness programs ay 2.6 billion pesos. I direct the Department of Agriculture and DTI to come up with the agribusiness and entrepreneurship projects to help displaced OFWs rebuild their livelihood. Further, I ask the Land Bank and other government financial institutions to continue providing loans to our OFW. Sa mga kababayan ko na naghihirap sa ibang bansa, nandito na ang inyong gobyerno para matulungan kayo at inyong mga pamilya, lalo na sa panahong ito.
bilang pagtugon sa utos na ito ni Pangulong Duterte. Isa sa mga programang inilunsad ng Department of Agriculture ang Agri-Negosyo Loan Program o ANYO para sa mga displaced overseas Filipino workers. Ang dating OFW na si Rico Caringal ang isa sa mga naging benepisyaryo ng programang ito. 14 siyang nagtrabaho sa cruise ship bilang isang waiter. Ngunit dahil sa pandemya ay napasama siya sa mahigit 300,000 na repatriate sa bansa. Nung time na nagbabarko ako, syempre masaya ako dahil naibibigay ko yung mga pangailangan ng pamilya ko. But then, nung magkaroon ng pandemya, malaking effect sa amin noon dahil nga nawalan ako ng trabaho, walang sumasampang mga bakasyonista. Dahil sa ANYO program, nakapagpatayo ng mushroom production business si Rico sa Nueva Ecija na kayang umani ng 20 kilos sa isang araw. Malaking tulong para makabawi mula sa naging epekto ng pandemya. Napakalaki kasi unang-una ay kami mga OFW binigyan ng gobyerno ng tsansa na makapagnegosyo kahit nawala ng trabaho. Sa mga OFW na kagaya ko na nawawala ng pag-asa o hindi makaisip ng paraan para makagkaroon ng negosyo ay huwag silang mawala ng pag-asa, lumapit sila sa DA. Bago sila pumunta sa DA, dapat set na yung mind nila kung ano yung business talaga nila na sisimulan. Kung ano yung gusto nilang patakbuhin na negosyo. Kailangan determinado ka, may determinasyon at saka andun yung puso mo para dun sa business na yun. Ang ating bansa ay may likas na yamang pang agrikultura. Kung ito ay magagamit sa tamang paraan, makakamit natin ang isang bansang walang kagutuman hanggang sa hinaharap. Ours is a rich country. Worth that this country is almost endowed with a gift from God to be utilized for the welfare and the common good. I do not believe that this gift was given to us to be merely viewed or appreciated, but to be extracted from the earth and utilize to make life worth living. The Presidential Task Force on Media Security is relentless in pursuing its mandate to protect the life, liberty, and security of media workers. In safeguarding press freedom, the Philippines established a world record of 49 convictions on cases of media violence, including 31 in the Ampatuan massacre case. It was also the biggest mover in the CPJ's Global Impunity Index. Safeguarding press freedom is a Duterte legacy, a legacy of your PPPONs. MSMEs are considered game changers of the economy as they can offer more options in the market, and their presence also eliminates monopoly of trade and fosters healthy competition in the industry. Noon pa man, malaki ng suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga micro, small, and medium enterprises sa bansa. Kabilang ito sa mga prioridad ng pamahalaan para sa layuning iangat ang ating ekonomiya. The Philippines will focus on the following. First, particular attention to be paid to the micro, small, and medium industries that form the backbone of the ASEAN's collective economy. The objective is to build the capacities of MSMEs to make them active and competitive players in the national, regional, and global economies. Noong 2018, isinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inclusive globalization kung saan maaring makasabay ang mga maliliit na negosyo sa mga pagbabago sa teknolohiya at demand sa buong mundo tulad ng digitalization. Bukod pa riyan, kaparehong taon din nalagdaan ng Pangulong Duterte ang Executive Order No. 50 na inaprubahan ang MSME Development Plan. Dito, nakapaloob ang hakbang ng pamahalaan
para sa pagpapalakas ng mga MSMEs sa ating bansa. Yung small and medium scale enterprises or MSMEs, okay, these people, we should encourage more of this, no? Ngayon, karamihan ng mga pumapasok sa mga small medium scale enterprises, ginagamitan na natin ang bagong platform through online, no? So marami mga online businesses among these small to medium scale enterprises, and this allows for additional income for them, and in general nakakatulong din sa movement ng ating ekonomiya, kasi kahit na papaano meron pa tayong isang pinagkakakitaan ng ating mga mamamayan, no? Ayon kay Secretary Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry, mahalagang papel na ginagampanan ng business sector, lalo na ang mga nasa MSMEs sa paglago ng ating ekonomiya. Sa bilang pa lamang ng enterprises, 96.6% ng mga negosyo sa bansa ang kabilang sa mga MSMEs at 0.4% lamang ang large enterprises. When it comes to employment, they account anywhere from 65 to 70% of jobs. So sa kanila po, sila po ang mas maraming na-employ kesa sa mga large companies, 65 to 70%. Pagdating naman sa contribution to the economy, their contribution is close to 40%. Dati yan, mga 35%. So ang objective talaga natin, lumaki ang contribution coming from the micro SME sector. So they're now about 40% contribution. And that is good. Ibig sabihin, income and wealth is spread to more companies, to more Filipinos, as SMEs profitability and value added are credited in favor also of the SMEs. So ganun ka-importante ang kanilang contribution. Dahil sa magandang pangakong hatid ng MSMEs, dumarami na rin ang nais na sumubok dito. Gaya ni Michelle Domingo mula sa Cagayan. Mahigit 13 taon ng OFW si Michelle sa Dubai. Sa habang araw ng panahon ay dito na niya napagtapos ng kolehiyo ang kanyang panganay na anak. Dahil sa hirap na malayo sa pamilya, naisipang bumalik ni Michelle para magsimula ng kanyang negosyo. Sabi ng auntie ko, muwi ka na lang. Tatayo tayo ng business, tayo products. Nung naumpisahan, eksaktong pandemic na. Sabi ko parang ang hirap na kasi ang target namin sa mga soya product, especially yung soya milk sa mga school eh. Kasi yung mga hindi na allowed yung mga soft drinks, lalo na sa elementary. Gaya ng mga baguhan sa negosyo, hindi rin naman daw naging madali para kay Michelle ang pagbebenta ng kanyang produkto. Nung umpisa, oo, mahirap kasi syempre yung iba ayaw nila ng tokwa, yung iba ayaw daw ng lasa. Pero ang kadalasan namin na mga customer, yung mga health conscious, like marami akong mga doctors versus mga ano na bumibili ng mga product kasi alam nila yung health benefits eh. Para sa mga tulad ni Michelle na baguhan sa pagnenegosyo, malaki raw ang naging tulong ng training niya sa DTI sa ilalim ng programang 3A Accept, Adapt and Act ng DTI Cagayan. Bukod sa cash assistance na ipinagkaloob nito, ay marami siyang natutunan na hanggang ngayon ay nagagamit niya sa pagnenegosyo. Ang mga natutunan ko sa training sa DTI, like yung time management, maging passionate sa business, tapos marketing strategy, at saka yung pinalitan ko yung packaging para mas catchy sa customer. Yung mga ganon. Tapos tinulungan din ako sa page namin para ma-improve. Mahalaga na mag-undergo sa training kasi syempre para mahasa ka, paano mapatakbuhin yung business, para may idea ka lalo, magkaroon ka ng idea lalo paano palaguin siya. Ang pagbebenta ni Michelle ng soya products ang naging katuwang niya ngayong may pandemya. Sa tulong nito, hindi na niya kailangan bumalik sa ibang bansa para maghanap buhay. Kung wala to, siguro hirap, hindi rin kami nakasurvive. Hindi na rin alam kasi wala din savings.
So dahil dito naman, nakasurvive naman kami. Dito na lang ako kasama ng pamilya ko. Lalo na mayayaya po na ako, gusto ko mapalaki. Eh yung mga anak ko noon, maliit pa lang yung bunso ko. Wala na ako dito sa tabi nila para mabigyan sila ng magandang buhay. So alimbawa pag okay na yung business ko, at least sama-sama na kami. Wala nang mag-abroad. Ang pagbukas ng negosyo, madali. Anybody can open a business tomorrow. Kaya karamihan, default business dito, sari-sari store, buy and sell. So, madali mag-umpisa ng negosyo. Ang challenging, how do you sustain it? Paano mapalaki, ma-sustain, at paano lumaki? So, ang number one, tinuturo natin entrepreneurship education. Yung mga kaalaman na paano mapalaki yung business, paano maglagay ng innovation, value add, mas magandang produkto para mas maging mabenta ito, mas maging malaking chance ng success, ng tagumpay. Bukod sa mga training programs at promotion opportunities na ipinagkakaloob ng DTI, hindi rin ito pinababayaan ang MSMEs lalo na ngayong panahon ng pandemya. Bukod sa mga assistance na ipinagkaloob ng DTI para sa mga MSMEs, naglunsad din ang kagawaran ng kampanyang Buy Local, Go Local bilang pagsuporta sa mga MSMEs. Go Local is also a brand of retail outlets na makikita sa mga malls na kapartner ng DTI. Na encourage natin magbukas ng Go Local outlet na kung saan ang mga produkto na binibenta doon ay galing sa mga micro SMEs na i-minatch ng DTI, no? So hindi DTI bumibili niya, kundi sabi natin sa mga SMEs, dumiretso na kayo, nagtayo tayo ng mga Go Local store, mag-supply kayo ron. Para yung Go Local stores, sila ang bibili ng SME products, and immediately may exposure at may availability ang mga SME products sa mga malls. So yun yung ginawa natin, isang innovation ho yan ng DTI under the administration and the leadership of President Duterte. To our business community and the general public, we assure you that the landmark ease of doing business and efficient government service delivery act has been gaining momentum. We are closer to eliminating over-regulation in government services. Frontline processes, including consular services, processing of building and business permits, and the services of overseas Filipinos and seafarers were streamlined. Isa sa pinakamagandang achievement ng pamunuan ay ang pagkakapasa ng Ease of Doing Business Act ng taong 2018. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis ang mga proseso at mas may tataas pang antas ng serbisyo para sa mga nagnenegosyo at nais pumasok sa pagnenegosyo. Kabilang dito, ang streamlining ng mga sistema at digitalization kung saan maaring magproseso ng mga business transactions through online. Ito po ay importante dahil pag pinadali mo ang ease of doing business sa ating bansa, it will encourage more business activities, it will encourage more investments, at again, it will create more jobs. So kailangan ang gilid ng Pangulo dito, hindi mahirapan ang mga nagnenegosyo dito sa Pilipinas. Dahil sa batas na ito, tumaas ang ranking ng Pilipinas sa Ease of Doing Business rankings ng World Bank. Mula sa 124th spot, umakyat tayo sa 95th spot out of 190 countries noong 2020. Yung mga investors, tinitingnan gaano ba kadali magnegosyo sa bayan na yan. So maraming tinitingnan na factors dito sa Ease of Doing Business. At yung last report po niyan, noong 2020, diyan po napakita natin yung maraming reforms tayong credit, kaya ho ang ating ranking ay malaking improvement, 29 notches. Sa kabila ng pandemya, napatunayan natin na ang mga Pilipino ay talaga namang resourceful,
lalo na pagdating sa mundo ng pagninegosyo. Ano man ang ibato sa atin ng panahon, ay patuloy pa rin ang ating pagsisikap upang makabangon muli sa tulong na rin ng mga programa at suporta ng pamahalaan. Sa ngayon ang kooperasyon ng lahat ang napakahalagang sangkap sa paghubog ng makinang naginto ng tagumpay ng ating bansa. I am also directing the Department of Tourism, the Philippine National Police, and all local government to arrest those presenting fake tests and enforce strict compliance on protocols of local tourism. Do not be afraid to file sanctions. Kasama ka pa sa Priority Group A3 na unang mababakunahan contra COVID-19. Kung ikaw ay 18 to 59 years old at may kondisyon na comorbidities katulad ng mga sumusunod, pasok ka sa grupong ito na susunod na isasalang sa bakuna. May chronic respiratory disease gaya ng asthma o sakit sa baga, hypertension, cardiovascular disease o sakit sa puso, chronic kidney disease o sakit sa bato, cancer, diabetes, obesity o labis na katabaan, chronic liver disease gaya ng hepatitis, cirrhosis o fatty liver, neurologic disease gaya ng Alzheimer's, dementia, Parkinson's, epilepsy o Bell's palsy, tuberculosis at chronic respiratory tract infection, sickle cell disease o thalassemia, Down syndrome, at may mga immunodeficiency gaya ng mga umiinom ng corticosteroids, mga HIV positive, at mga organ at blood transplant patients. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa gandang angki ng Pilipinas, mapayamang lupa man, tubig, o kahit himpapawid, talagang ang turismo sa bansa ay hindi nagpapahuli. Ayon nga sa Department of Tourism, sa nakalipas na 10 taon, nananatiling isa sa pinakamalakas na economic growth driver ng Pilipinas, ang turismo. Napakahalaga ang turismo. Tourism has been a significant pillar for the Philippine economic development over the past 10 years since the enactment of Tourism Act of 2009. In 2019, tourism contributed 12.7% to the country's gross domestic product, making the tourism sector the second largest contributor to national revenue. Napakahalaga ng tourism, no? So that's one of the main economic drivers also ng country natin, kasi kung maganda ang ating tourism sector, malaki din ang makokontribute ng mga yon sa ating dollar reserves, sa ating foreign exchange earnings, kasi nga dumadating dito yung mga foreigners, yung mga tourists, no? So ito yung dapat palakihin natin dahil magandang source of income ito. The tourism sector is full of exciting opportunities that do not only showcase our unique heritage, in fact, it is also a crucial instrument for the development of the livelihood of our citizenry. Ang pagpapaunlad ng turismo ay mahalagang parte ng 0-10 socio-economic agenda ni Pangulong Duterte. Katunayan, naglaan ang Administrasyong Duterte ng $23 billion ng investments para sa tourism infrastructures sa ilalim ng National Tourism Development Plan. Bukod kasi sa dulot ng revenues ng industriyang ito sa bansa, nagbibigay rin ito ng hanap buhay para sa mga Pilipino.
Sa datos noong 2019, higit 5 milyon ang mga manggagawa na umaasa sa industriya ng turismo o katumbas ng 13.5% ng ating workforce. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng tourism industry sa economic development ng mga rural areas sa ating bansa. Most of our destinations are in the provinces. By ensuring that the industry is sustainable, resilient, and inclusive, we can help create jobs and livelihood which will benefit the local communities and the economy as a whole. Sa ilalim ng Republic Act 9593, nabuo ang National Tourism Development Plan for 2016 hanggang 2022. Sinasabing malaki ang pagbabagong nadala nito sa turismo, kaya naman, tumaas ang bilang ng tourism arrivals and receipt noong 2019. Umabot nga sa $9.5 billion ang kabuang kita ng bansa at 8.26 million naman ang foreign visitors. Meron na tayong NTDP from 2016 to 2022. And ito po yung nag-steer ng Philippine tourism, kaya nakasurpass tayo ng ating mga visitor arrivals and receipts in 2019. Patunay sa magandang takbo ng ating turismo ang sari-saring pagkilala ng buong mundo sa iba't ibang destinasyon sa ating bansa. Nito lamang taon ay ilan sa ating mga beach ang napasama sa 25 most beautiful beaches in the world ayon sa isang New York-based travel magazine. Kabilang nga sa listahang ito ang may pagmamalaking Saud Beach ng Pagudpud, Ilocos Norte. I've always called the Saud Beach a hidden gem, no, sa Ilocos Norte, and I'm glad na finally it got its due credit, no. Bukod sa Saud Beach at nagagandahang beaches, maraming iba't ibang tourism activities ang pwedeng gawin sa Ilocos Norte. Kaya naman, nananatili silang paboritong destinasyon ng foreign at local visitors. We're very blessed and fortunate na we have everything from world-renowned sand dunes, no? Na only sand dunes in the country. Then of course, yung white sand beaches, no? Ng Pagudpud. We have the Cordillera Mountains, of course, on the east. So, and Paway Lake, no? So talagang yung environment po namin, we're very, very lucky, no? Na kumbaga, nandito na lahat, no? Na mga natural wonders. And then in addition, most of our visitors always say na talagang, no, at maganda ang kalsada, which is always a plus, no, na na-appreciate nila. Kaakibat ng magandang turismo ay ang pagkakaroon ng mas maraming kabuhayan para sa mga mamamayan nito. Dito sa Ilocos Norte, mahigit 11,000 mamamayan umaasa sa turismo bilang hanap buhay. Kabilang rito si John Carlo Caldito na higit 10 taon na mula nang magpatayo ng sariling travel agency sa Ilocos. Every taon ay parami ng parami yung pagpunta ng mga turista dahil nga dati ang layo-layo ng Ilocos Norte. Pero ngayon mas lumalapit at lumalapit siya dahil sa mga magagandang daan. At nagugustuhan din ng mga turista na pumunta dito dahil nga maganda rin yung daan, maganda yung mga pasyalan at unang-una masasarap yung mga pagkain. Ayon kay Carlo, maraming pagbabago sa nakalipas na 5 taon sa kanilang probinsya ang nakatulong sa lalong pag-unlad ng turismo dito. Maraming pagbabago dahil yun nga, maraming bagong daan na dinevelop, maraming bagong daan na pinatayo. Super ganda dahil maraming hanap buhay, no? Lahat yung mga dating magsasaka, nagkaroon ng bagong hanap buhay. Yung mga dating nangingisda lang ngayon, bankero na dahil nga maraming pupunta. Malaking suporta ng pamahalaan sa lokal na turismo sa ating bansa. At napakahalaga rito ang pagtutulungan ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Bukod sa promotions, iba't ibang capacity building programs din ang ipinagkaloob ng kagawaran sa mga tourism workers para makatulong sa pag-unlad ng industriyang ito. Very important siya dahil kasi nakikipagsabayan po tayo sa ibang bansa. So at least nakapagpupunta naman kami sa ibang bansa, nakakasabay naman po yung mga travel agents. Lumakas naman ang negosyo dahil sa mga tourism promotion ng Department of Tourism, kabilang na dyan yung pagpupromote nila sa ibang bansa.
DOT. We're glad na si Sec Berna Puya, thanks to her, finally the DOT is prioritizing Ilocos Norte, no? We understand naman po na hindi naman po kami yung siguro yung premier, no? Or yung mga primary destinations kagaya ng Boracay and Palawan. But naniniwala po kami that we have, in a way, much more to offer, no? And a very unique destination na nandito na po lahat. Para naman sa probinsya ng Ilocos Sur, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang tatlong batas na nagdedeklara sa tatlong destinasyon bilang opisyal na tourist sites noong 2019. Kabilang dito ang Candon Ecotourism Site sa Candon City, Pinsal Falls sa Santa Maria, at Santiago Cove sa Santiago, Ilocos Sur. Malaki po yung tulong ng pagdeklara ng mga tatlong tourist spots na to. Ito po ay isa sa mga rason kung paano tayo makakakuha ng pondo at i-develop yung mga tourism sites na ng mga ito. Aminado ang tourism sector na malaki ang naging epekto ng pandemya sa turismo ng bansa. Noong nakarang taon, 1.48 million lamang ang naitalang tourist arrivals sa bansa. At ang revenues naman ay bumaba ng 83% mula sa 482 billion, bumaba ito sa 82 billion pesos. Tourism carries a large burden, especially because it cuts across all sectors of society, covering industries such as hindi lang accommodation, hindi lang yung hotels, resorts, kasama dito yung food and beverage, transportation. Tulad ng milyong mga Pilipino, dahil sa pandemya, apektado ang negosyong travel agency ni Carlo. Ayon sa kanya, iba't ibang pagsubok ang kanyang naranasan dahil sa krisis na dala ng COVID-19 pandemic. Actually, mahirap. Kumbaga, mahirap ng balikan. Mahirap. Masakit, pero kailangan namin pagtibayin yung mga sarili namin. Kailangan natin mag-move on. At meron namang pag-asa pa sa darating na araw. Bilang pagdugon sa krisis na dala ng COVID-19, maraming pagbabago ang kinailangang gawin ng pamahalaan para matulungan ang sektor ng turismo sa masalimuot na panahong ito. Malaking bahagi nito ay ang buong pagsuporta ni Pangulong Duterte sa pagbango ng industriya ng turismo sa ating bansa. Tourism and recreation industries, which are among the hardest hit by the pandemic, count on our full support while we slowly try to put the fun back in your local travels. The national government agencies and LGUs must harmonize their policies to boost tourism, ensuring everyone's well-being. Bagamat patuloy na lumalaban ang bansa kontra COVID-19, ay unti-unti naman nang nabuksan ang ilang mga probinsya para sa turismo sa pamamagitan ng iba't ibang mga estratehiya, kabilang ang pagbuo ng travel bubble at mga assistance na ipinagkaloob sa mga tourism workers. Ang strategies na yun niya, in-open nila yung mga tourist destination. Actually, dito sa buong Pilipinas, ay unang-unang Region 1 na nag-tourism bubble. Kabilang yan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Baguio. So yun, doon pa nagsimula, yung mga taga-Baguio, pwedeng pumunta ni Ilocos Norte, Ilocos Norte, vice versa. So at least, nagkaroon po tayo ng konting kita. Ngayon, pandemya, kinakailangan talaga ng ating mga stakeholders ay working capital loans at financial assistance. At dito namin, dahil sa Bayanihan 2, meron tayong 10.1 billion pesos na na-allocate para lang sa tourism industry. Nais rin ang kagawaran na palakasin pa mga lugar na maaring makapag-travel ang turista habang sinusunod ang minimum health standards and protocols. Sa pamagitan nito, umaasa ang kagawaran na may babalik ng unti-unti ang kumpiyansa ng mga tao sa turismo.
The safety of our tourism is our topmost priority. And ever since we've begun reopening our tourist destinations, yung Boracay na una siya noong October ng 2020, I can say that when tourists and establishments, kasama ang LGU, adhere strictly to the health and safety guidelines, travel has proven to be not only safe, but also fun. Dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng health and safety standards sa mga tourist destinations sa bansa, nakakuha ang Pilipinas ng Safe Travel Stamp mula sa World Travel and Tourism Council. Ibig sabihin nito, ang ating safety guidelines ay epektibo at world-class. Dahil rin sa mga inisyatibong tulad ng rehabilitasyon ng Boracay at development sa iba't ibang panig ng bansa, handa tayo sa muling pagbabalik ng mga foreign visitors sa ating bansa. And all we ask is that for everybody to comply with the regulations. The future of tourism relies heavily on how well the industry adapts to this crisis. Sa pagbabagong dulot ng COVID-19 sa mundo, mas naramdaman at nadiskubre natin kung gaano kahalaga ang turismo at paglalakbay sa ating bansa. Kaya naman, sa ating muling paglalakbay, huwag kalimutan ang pag-iingat at pagiging responsableng manlalakbay para sa ating kaligtasan at para sa ekonomiya ng ating bansa. When we do get to travel again, it shouldn't be kasi gusto natin magka-mileage or like sa ating Facebook or Instagram. We should be traveling thoughtfully, respectfully, and with a newfound appreciation of our freedom to explore and experience the world without any barriers. Sama-sama nating balikan ang kasaysayan at tradisyon ng State of the Nation Address sa ating bayan. Saan at paano nga ba nagsimula ang paggamit ng katagang State of the Nation? Unang ginamit ang terminong ito sa 1935 Constitution, Article 7, Section 5, kung saan inuobliga ang Pangulo ng Bansa na i-report sa Kongreso ang State of the Nation. Kasunod nito, ginamit ni dating Pangulong Manuel Rojas ang Message on the State of the Nation bilang pamagat ng kanyang talumpati sa Kongreso noong January 27, 1947. Dahil dito, ang taunang mensahe ay tinawag na ring State of the Nation Address. Bagamat hindi na inilagay sa 1987 Constitution ang terminong ito, itinuturing ng tradisyon ang paggamit nito sa bansa. Iba naman ang tawag sa mga taunang speech ng mga presidente at leader sa iba pang mga bansa gaya ng State of the Union Address sa Amerika, State Opening of Parliament sa United Kingdom, at State of the Nation sa Russia. Kasama ng bayan ang buong kwersa ng PTV na makikibahagi sa makasaysayang huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abangan po nating lahat ito ngayong Hulyo. Disaster Watch. Paghahanda sa lindol. Alamin kung saan ang matibay na bahagi ng bahay at gusali at iplanong mabuti ang daang palabas. Maghanda ng emergency kit na may tubig na maiinom, flashlight, radyong may baterya, pagkain, gamot at pito. Ayusin ang mga gamit para hindi mahulog sa pagyanig. Laging i-charge ang cellphone at maglista ng mga emergency numbers na dapat tawagan. Huwag malito, dapat laging listo. We are being tested as a people and as a nation. Worse times loom ahead, but I do hope that this spirit of solidarity and unity will serve as a drumbeat to which we shall march in unison in our quest for the light at the end of the tunnel. I appeal to each and every Filipino, let us take care of one another. Ito ang panahon para magtulungan. Makalipas ang isang taon,
Bagamat patuloy pa rin kinakaharap ng Pilipinas ang laban kontra COVID-19, ramdam natin ang tibay ng bawat Pilipino. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, positibo ang pamalaan na nalalapit na ang muling pagbangon ng ating ekonomiya. Sa tingin po namin sa NEDA, sa gitna ng 2022, makakabangon tayo. Pero kailangan gawin natin ang tatlong mahalagang bagay na ito. Yung una, yung pagbukas ng ating ekonomiya ng ligtas. Yung pangalawa, meron po tayong nailaan na more than 2 trillion pesos worth of support to the economy. At yung pangatlong bagay, our strategy natin, yung vaccination program. Kailangan po lahat ay magpabakuna para yung risk natin ay bumaba. At kung lahat po tayo ay magpapabakuna, tayo ay magiging mas ligtas mula sa COVID-19. At kaya po natin bumalik sa mas normal na kalagayan. Mas nagkakaroon na nga tayo ng pag-asa na makabalik sa normal o mas maluwag na daloy na ekonomiya dahil nagsimula na ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa ating bansa. Ang in-expect natin ay within the year ay mababakunahan lahat ng 70 million people. Actually, naka-allocate na sa ating budget ng mga $1.7 billion para dito. Pag na-vaccinate na lahat ng mga 70% of the population ay magkakaroon na tayo ng herd immunity. So pwede na nating luwagan ang mga lockdowns, pwede nang magtrabaho ang mga tao na hindi na nare-restrain ng mga restrictions na ito at pwede nang makapagbenta, makapagtinda ang ating mga businesses ng kanilang mga produkto at serbisyo. Sa puntong ito, malaking bagay pa rin ang ating ginagampanan bilang mamamayang Pilipino sa muling pagbango ng ating ekonomiya. Gusto natin na tumulong ang buong sambayanan sa pagsugpo ng COVID-19 na ito. Isang malaking tulong pagsusundin nila ang mga protocols na itinatalaga ng DOH. Kasi pag na-ease natin ang lockdowns, pwede na magtrabaho ang mga tao. Also, gusto natin na lahat ng tao ay tumulong sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanilang tamang buwis. Kasi yun ang ginagamit natin para labanan tong virus na to. Kailangan natin ng bakuna at health facilities. Kailangan natin bayaran ng husto ang ating mga health workers. A little help here and there can help this country recover much more quickly. Sa loob ng 5 taon, maraming mga pagbabago ang naihatid sa atin sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Marami din inaasahang sakuna at matinding krisis tulad ng COVID-19 pandemic. Ngunit, ayon sa administrasyon, marami pang pwedeng gawin sa loob ng 1 taon, lalo na para sa ekonomiya at pag-angat ng mga Pilipino mula sa kahirapan. Sa tingin ko ay marami pa ang pwede nating magawa dahil nakita po natin sa past 5 years, ang dami pong reforma ang nagawa natin. Yung mga tax reform, 20 years na itong nakabinbin. Yung rice tariffication law, 30 years na ang delay ng reformang ito. Yung ating infrastructure program, napakita natin na we can increase it by 10 times. I have no doubt na sa huling taon ng ating administrasyon, marami pa ang pwede natin gawin. Likas sa ating mga Pilipinong pagiging matatag at maabilidad, mga katangian na malaki ang ambag sa pagpapaunlad ng isang bansa. Ngunit tulad ng ginto na nililinang sa apoy, dumadaan din po tayo sa pagsubok ngayon. Pagsubok na mapagpapatibay at lalong magpapakinang sa angking galing at kakayahan ng mga Pilipino. Ako po si Alex Santos at ito po ang mga pagbabagong ating pong mga naranasan 5 years after